Kumustahin naman natin ang ating pambato ni si Kai Sotto pagkatapos ng masasabi nating konting setbacks na nangyari sa kanyang karera. Guys, kahit wala na po sa NBA G League si Kai ay todo ensayo pa rin at sa pagkakataong ito ay may bagong dekalibreng trainer si Kai. Sino nga ba ang bagong trainer niya at ano nga ba ang mga kaganapan ngayon sa karera ng ating pambato? Before we continue guys, please do subscribe sa channel ko and make sure na pindutin yung notification bell para po na hindi nyo malampasan ang mga bagong videos na kagaya nito. Guys, as we know, nag-beg off muna si Kai Sotto para sa Gilas Pilipinas training bubble pero hindi po ibig sabihin yan ay ayaw niya nang maglaro sa ating national team. Kung hindi, kinagamit ni Kai ang pagkakataong ito para mag-insayo at mahasa ng mabuti ang kanyang galing para marating ito ang mitiing maging unang full-blooded Filipino na makapasok sa NBA. This time, may bagong dekalibreng trainer nga si Kai at yan ay si Stanley Remy. Sino nga ba si Stanley Remy? Well, isang professional skill trainer itong si Remy at maraming sikat na NBA talents ang nag-train with him. Ang ilan dyan ay sila si Andre Drummond, Hassan Whiteside, Trevor Ariza, Greg Monroe, Brandon Knight, and ang former MVP na si James Harden lang naman ang hinasa nitong si Remy. Sa mga pangalan na yan ay dekalibre at bigatin din talaga ang trainer na ito. Kita natin na inaalagaan din naman talaga si Kai Sotto ng EWP. Yan ay of course ang handler niya doon sa US. Even after sa mga practice sessions and workout ay mayroon din coaching through video chat si Remy sa isa sa mga naging na-train nito. Sa post ng EWP, naka-caption pa dyan, "To study the game means to study the mentors who have led the way." Yan ay si Drummond nga pala ang nakipag-chat ni Kai Sotto with Remy. So steady lang tayo mga bro, hayaan muna nating makuha ni Kai Sotto ang best available training para sa kanya dyan sa Amerika. And tungkol kung maglalaro ba si Kai Sotto para sa FIBA Asia Qualifiers and Olympic Qualifying Tournament this coming June, guys will never know kung babalik niya ito in a few weeks bagong scheduled tournaments na yan. Ito kasi ang napansin natin sa estilo ni Tab Baldwin, iniiwasan niyang mascout ang team natin ng mga kalaban. Mas maiging hindi alam ng makakaharap nating team ang ating lineup para naman hindi tayo mapaghandaan ng husto. Di ba nga dati sa mga nagdaang coaches ay inaanunsyo pa ang style of game natin which is of course to the delight ng ating mga kalaban, di ba? Magandang exposure din yan for Kai Sotto knowing na makakaharap natin ang arch nemesis natin na Korea sa FIBA Asia Qualifiers and sa Olympic Qualifying Tournaments naman ay mga bigating European teams. Magandang competition yan for Kai Sotto. Guys, yan ay ang ating abangan kung maglalaro nga ba si Kai Sotto soon para sa mga nabanggit nating torneo. And we hope also na tuloy-tuloy ang magandang ensayo nito with Stanley Remy. And guys, remember, meron po tayong giveaways dito sa channel ko on my road to 20k subscribers. Mamimigay po tayo ng basketball sneakers. Of course, guaranteed. Genuine brand po yan. All you need to do after na nakasubscribe na po kayo ay mag-comment lang ng hashtag road to 20k. Ganon lang po kadali at may entry na po kayo. Who knows, ikaw po ang palarang manalo ng basketball sneaker. Guys, thank you very much for watching. As I've always wished for everyone, mga bro, mga chong, and sa mga pare ko natin dyan, stay safe, ingat palagi, and God bless.